Brazil, Petangranda. Misa para sa kaluluwa ni Donilar Pilariza at Servando Arellano. Misa para sa kaarawan ni Jane Ray Maundo and Fishelle de Roya. Magsitay niyo na po ang lahat. Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang nito, sama-sama ang dulog ng ating mga panalangin, no? Para sa buwan na ito ng Marso. Panalangin natin ang kayong lahat na mag-aaral sa paaralan na ito, no? Kasama ng inyong mga guro, no? At na lahat ng kumikilos dito, no? Sama rin ninyo yung inyong intensyon, ang inyong mga magulang, no? Ang kabahagi ng inyong pamilya. Nawa ay tunay tayong makapaganda ngayong kapanahunan ng Kwaresma bilang paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pagsisiya natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid na ba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng magkapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan. Sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda. Sa pagganap at sa lakas na dulot ng iyong salita. At sa lakas na dulot ng iyong salita. Ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo. Ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo. Ang banal na pagtitimpi. Ang banal na pagtitimpi. Ng aming buong pagkatao. Ng aming buong pagkatao. Upang kami iyong laging marapatin. Upang kami ay lagi mong marapatin. Magkaisang diwa. Magkaisang diwa. Sa aming panalangin. Sa aming panalangin. Sa pamamagitan ng Jesucristo. Sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Nawain ninyong mabuti at sundin ang tutunin itinuro ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tutunin ito upang sundin mabuti. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ng ibang pambansa ang iyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila papagigilingan sabihin ang ganito: ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Alin bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntunin ibinigay ko sa inyo? Ngayon ngunit kay ingat kayo ang mga bagay na inyong nasaksihan. Ay huwag ninyong kakalimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, at Panginoong buti. Purihin mo, Panginoong buti. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong ang pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ay iyong lingkod, ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang ginagawang matahimik, yaong ang hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwag. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong hihihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabiling ang tuntunin, mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong buti. Magsitayo po ang lahat. San Mateo. Makapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang araw ng mga propeta, na parito ako hindi upang ipawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliitang bahagi nito, ay magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at magtuturo na tuparin na iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagsiupo na po ang lahat. Sa unang pagbasa, narinig natin na sinasabi sa mga Israelita, no, sa bayan ng Diyos, sa piniling bayan ng Diyos, na alin, kayo ay maging isang matalinong bansa. No? Isang matalinong bansa. Sa bagong tipan, no, hindi lamang po ang mga Israelita ang itinuturing na bayan ng Diyos. Kunit yung lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo ay itinuturing na kasapi sa tinatawag nating bayan ng Diyos. Kasama tayo roon. At nais rin ni Jesus na rin, maging tayo ay maging matalinong bayan ng Diyos. Nais nyo bang maging matalino? Nag-aaral ba kayo? Gumagawa ba kayo ng assignment? Nakikinig ba kayo sa inyong guro? Nangungopya ba kayo? Nakaw. Baka maging matalino kayo sa pangungopya. Huwag mangungopya. Hindi matalino yun. Hindi matalino yung pangungopya. Pinakailangan, ano? Ay tayo ay mag-aral ng mabuti. Bakit gusto ng Diyos na tayo ay maging matalino? At bahagi ng ating pagtugon, well, yung tinatawag po natin pinakapangunahing dapat natin malaman bilang mga mag-aaral, tutusin na po yung tinatawag na tatlong R, no? Reading, magbasa, no? Marunong ba kayo magbasa? Magbabasa ba kayo ng inyong textbook? So, magbasa ng maraming libro. Ngayon, kahit na mas may magbasa ng libro, no? Kasi yung kapag sinabi na baka kayo nagbabasa, no? Baka naman ang binabasa ninyo ay sa internet, no? Sa internet, eh, baka ang mabasa ninyo ay fake news, no? Hindi kaya ay fake na writing, no? So, bahagi yun na kung saan ay makita po natin. So, magbasa tayo. Magbasa tayo, hindi lamang yung telenovela, no? Hindi lamang mga romance titles, no? Magbasa mismo tayo ng textbook, no? Pag sinabi natin textbook, ito yung ginagamit sa pagtuturo sa paaralan. Alam mo, inaalala ko tuloy, no? Ay, nung kami ay nag-aaral pa, no? Kami palaging pinapadala sa seminaryo ng dictionary, no? So, palaging may dictionary. Ah, hindi ko na maintindihan yan. Ah, anong ginagawa? Ay, basa, no? Binabasa ko ng meaning ng English dictionary, no? Alam niyo ba yung dictionary? So yung isa yung iniisip ko sa inyo, no? Kung kayo ay merong pera, no? Bumili kayo ng dictionaryo, no? Kung meron namang, bawal ang smartphone, no? Pero kung sakali mang meron kayong smartphone, pwede rin lang kayo mag-upload ng application para sa dictionary, no?
So parang kapag hindi niyo maintindihan, ha? Ano yung sinabi ni teacher? Hindi ko maintindihan kung anong kahulugan, no? Hanapin ninyo sa disyunaryo. Pag wala kayong disyunaryo, pwede hindi nyo makikita, no? So yun ang mahalaga sa pagbabasa. Well, yung pangalawa ay writing, no? Yung writing, hindi naman ibig sabihin yun ay marunong ka lamang magsulat, no? Ng letra, ibig sabihin ng writing ay rin. Marunong yung isulat yung gusto ninyong sabihin, no? Kasama na rin dyan yung tinatawag nating comprehension, no? Alam nyo, isa sa mahirap na exam. Anong pinakamahirap na exam? Kumisan, ang pinakamahirap pa yun ay essay. No? Kumisan, sinasabi na question and answer, tinatanong kung anong sagot, kumisan, alam nyo yan, no? Madali lang yan, kung alam mo yung sagot. No? Pero kumisan, kayo ba yung nag-essay lang, hindi ba? No. Yung mga grade 5, grade 6 siguro, no? Siguro yan ay meron ng essay, writing. Yun ang mas mahirap. Kasi bakit? Ipapaliwanag mo, no? Kung bakit yun ang sinabi mo. No? So sana ay masanay din kayong magsulat. No? Masanay kayong magsulat. Hindi lang sana love letter. No? Baka naman love letter. So ibig sabihin, pwedeng isulat ninyo yung inyong iniisip, ito yung gusto ko rito, no? Ipaliwanag ninyo in words, no? In writing. Pwedeng may paliwanag nyo lamang oral. Alam, maganda, medyo may sinusunod. Ayaw ko lang ngayon kung uso pa yung slang book. Uso pa ba yung slang book sa inyo? Hindi na, no? Hindi na, sa amin lang yun, no? Alam nyo ba yung slang book? So kahit na o slang book yun, noong una, no? Eh, nakakahasa din yun, no? Nakakahasa din yun ng pagsusulat. Kasi hindi ka lang naman basta magsusulat doon ng basta-basta, no? Ano na kasi kapag sinaya yung slang book, no? English, no? Patalbuga ng English, no? So pero yun, no? Kung kayo mayroong magandang iniisip, pwedeng maganda rin, isulat ninyo, no? Isulat ninyo. Kaya, express yourself in writing. Ipahayag ninyo ang inyong kagustuhan sa pamagitan ng pagsusulat. No? Kasi maganda po makita mismo yung pagsusulat. Kaya nga po, any formal, no? Lahat ng formal na itinuturing, ay alin, hindi na kailangan nakasulat. No? Kaya maganda rin mo yung practice para kayo ay maging isang matalinong bansa. No? We must remember, hindi lang tayo kinakailangan maging matalino. We need an intelligent nation. No? At yan ay nakasalalay sa kabataan ng kasalukuyang panahon, no? Kaya ay nakasalalay sa inyo. Pangatlo, sabi nga natin, isa sa pinakamahirap na inyong binanggit ay ma, no? Yun yung pangatlong R, arithmetic, no? Nabusin, arithmetic talaga, no? So, yung matuto kayong magbilang, matuto kayong mag-add, matuto kayong mag-subtract, no? Matuto kayong mag-multiply.
So maraming pamamaraan ang pwede ninyong makita, ano? Pero hindi sa lahat, ano, huwag niyong kalimutan, ano, baka magaling naman kayo sa mat, ano, ay bahagi na kung saan, ano, lalong-lalong yung mga, alam niyo, kalimitan yung mahirap talaga dyan, ano, mat and science. Galing, no, alam na alam niyo yung pinahirapan, no? So sana po yung mga magagaling sa mat and science, turuan ninyo ang iba. No, kasi yung sabi ni Jesus ulit, matalinong bansa. Hindi pwede ikaw lang ang matalino. No? Hindi pwede ikaw lang ang magaling sa math. Kinakailangan yung bansa ay magaling sa math. Hindi pwede yung grupo mo lang mga magaling sa science. No? Kinakailangan ang buong bansa ay magaling sa science. No? So, bahagi po yun kung saan ay mabigyan. Kaya nga po yung mga taong nag-excel, yung kalimitan may mga award, no? Ay turuan ninyo, no? Turuan ninyo yung mga kaklase ninyo na may hina, no? Pero yun, yun ang pangyayon na binibigay ni Jesus. Maging matalinong bansa. At ano kayong ating pamantayan, yung tatlong R? Ano ulit yung tatlong R? Reading. Pangalawa? Writing. Bagamat hindi R yung una, no? Pero consider na. Pangatlo? Arithmetic. Ulit niya, ulit. Yan, galing, ha? Huwag yung galing. Yan ay basic. Basic. Na alin, maging pamantayan ninyo, no? Yan ay kung tawagin natin yung ay pinaka basic na dapat natin malaman. Pero anong kaigit ano? Alang-alang sa turo ng ating Panginoon. At alin yung turo ng ating Panginoon? Maging matalino kayong bansa para ano? Hindi para manloko, no? Kasi may mga taong matatalino, pero nanduloko, no? Hindi, no? Ang panyay ng Diyos si Alem, tayo maging matalinong bansa, no? Na lalong-lalong ngayon, binibigyan natin ng pagpapahalaga ngayong panahon na ito ng Kwaresma bilang 40 araw ng paghahanda sa muling pagkabuhay ni Jesus. So, kanya kasama rin ito ang paghihirap, pagkamatay, at bakit? Anong gusto niya ipakita? Na tayo ay kanyang minamahal. No? So, yung ating katalinuan ay higit sa lahat, dapat yun ang ipapakita natin, pagmamahal. Yung binanggit yung tatlong R, katulong yun. No? Pero, yun ay lahat ay alin. In the service of loving one another. No? Para sa paglilingkod upang ipakita natin ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Upang ipakita natin yung turo ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo? Ituro ninyo yan sa inyong pinakakaapu-apuhan. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Ituro ninyo sa inyong mga apo. No? So, kinakailangan maging matalino tayong bansa na puno ng pagmamahal. Ha? Matalinong bansa na puno ng pagmamahal. Pakiulit nga po. Matalinong bansa. At sino yung ating modelo sa paging matalinong bansa na puno ng pagmamahal? Sino? Si Jesus. Na ipinakita sa atin sa kanyang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. No? So, panalangin natin,
Kaya sabi ko nga, palagi natin yung panalangin ng ating mga guro, no? Para mabigyan tayo ng sapat na kaalaman upang pakinabangan natin sa ating pagtahak sa daigdig na ito, no? Lalong-lalo na ngayon, tayo po nagpapasalamat at lalong pinag-intin yung ating pag-aaral. Meron tayo ngayon K-12, no? Pero sana hindi lamang humaba yung panahon, no? Sana talagang tayo ay makapakinabang sa programa na ito upang tayo ay tunay na maging isang matalinong bansa. Sino gagraduate ngayon taon na ito? Nasa kamay? O yan. No. Palapakan nyo naman yung mga gagraduate. So, sana din tayo lahat ay gagraduate. Panagin natin yung panilangin sa harap na lang po na kapal. So, yun ang hamon na iniwanan ko sa inyo. No? Ulit, ano ulit? Isang matalinong bansa na puno ng... Paiulit nga. Okay, very good. Nagandog na maalam. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mo kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apot dukha, mga apit dukha ay kanyang gamayan. Ngayon ay iyong inihahandog
ang pagtatao aming may sa loob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Buenaventura. Anong tanang kaparihan, alalahan mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan ang panghindapatin kami lahat ng kasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose, na kanyang esposo, ng mga apostol,
ni San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos, amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang tayo maging mga kasapi ng matalinong bilang isang matalinong bansa na puno ng pagmamahal ng Diyos. Namin si Heso Kristo. Sa inyo, ang ayang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayang mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yung siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yung pong mangungun yung papila po ng tatlo. Tatlong pila po gagawin ko. Kaibigan kita.
kaibigan, tuwing sino pang tutulong sa'yo, hindi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ngayon nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan tuwina, sino pa ang tutulong?